Bilang paggalang po sa salita ng Diyos, minsan pa po tayo po ay tumayo. Sunaro na po tayo sa aklat ng Juan, kabanatang 7, mga talatang 25 hanggang 31. So ganito po ang sinasabi diyan, kapatid. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakikilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Sumigaw si Jesus habang nagtuturo sa templo, ako'y inyong nakikilala at nalalaman ninyo kung taga saan ako. Hindi ako pumarito sa aking sariling otoridad, subalit ang nagsugo sa akin ay siyang totoo na hindi ninyo nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Kaya't sinikap nilang siya'y hulihin, subalit walang taong sumunggab sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang oras. Gayunmay, marami sa mga tao ang sumampalataya sa kanya at kanilang sinabi, pagdating ng Kristo, gagawa ba siya ng mas maraming tanda kaysa sa mga ginawa ng taong ito? Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, makakaupo na po tayong lahat. Ang ginagawa ngayon ng kaaway ng Diyos para labanan ang Diyos ay nililito niya yung mga tao para yung mga tao mailihis doon sa katotohanan na dapat malaman ng tao. At ang ginagawa niyang paraan ng paglilito doon sa mga tao ay yung maglalabas siya nung bagong batayan ng pinaniniwalaan at pamumuhay ng tao. So maglalabas siya ng bagong basihan na hindi basihan ng Diyos, kundi labas sa basihan ng Diyos at sumasalungat doon sa basihan ng Diyos. Kaya tayo mga Kristiyano, manalangin tayo ng husto sa mga panahon na ito. Natulungan tayo ng Diyos nang matindi na mahawakan natin nang matindi yung katotohanan na ating natututunan. Manalangin tayo sa Diyos, humingi tayo ng tulong sa Kanya na yung ating kagalakan sa pagdalo, sa pagsaliksik, pagsasabuhay ng mga katuruan mula kay Kristo ay magawa natin sa tulong ng Diyos. So maaaring ang kaaway mayroong oppression, maaaring ang kaaway ay mayroong mga gagawin dahil sa pagnanais natin na mahanap lagi yung kaeksaktuhan pagdating sa katuruan na ating pinangahawakan. Huwag kang matakot. Hindi tayo dapat natatakot. Kasi ang kaaway takot sa katotohanan. Kaya ka nga niya nililihis. So takot siya sa katotohanan. At kung tayo hawak natin ang katotohanan, wala tayong dapat ipag-alala. Kasi kapag tayo ay nasa katotohanan, meron tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Yun yung mayroon tayo. Na kapag nanatili tayo sa katotohanan, yung ating pamumuhay, yung ating pinaniniwalaan, umaayon sa gusto ng Diyos. At yun din yung gusto ng Diyos na makita sa atin. Kaya tayo, lumalakas yung ating kumpiyansa sa pagdulog sa Diyos, dahil sa katotohanan na mula sa Diyos na hinahawakan po natin. Dito sa talata na ito,
mayroon po akong apat na punto. So baka iniisip ninyo, mukhang sobrang mahaba yan, Pastor. Yan. 4 points po ito. Yan. Ang pamagat po, ang pinagmulan ng Kristong tunay. Pakigising nga po yung katabi mo. Tanungin mo nga siya, saan ba galing yung Kristo mo? Anong sagot ng katabi mo? So, ang una ko pong punto, ang palagay ng mga debotong Hudyo. Okay? Ang palagay ng mga debotong Hudyo. Verse 25 to 26, ganito ang sabi diyan. Sinabi ng ilang mga taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman, nakikilala ng mga pinuno na siya nga yung Mesyas. Yan. Dito po sa talatang 25, ay malinaw yung talakayin na nakatuon doon sa Mesyas o sa Mesaya. At dito sa verse 25, ay malinaw na ang nagsasalita tungkol sa Mesyas ay yung mga debotong Hudyo na nakasama nila doon sa pag-obserba ng pista ng Kubul. So ganito ang sabi nila tungkol sa Mesyas. Sinabi ng ilang mga taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? So ang tinutukoy ng mga debotong ito dito na taong gusto nilang patayin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Samantala ang tinutukoy naman nilang gustong pumatay sa Panginoong Hesukristo ay ang mga pinuno ng mga Hudyo. Na ibinasi naman ng mga nagsasalitang naroon sa narinig nilang sinasabi ni Jesus doon sa verse 19. Ang sabi doon, hindi ba ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Subalit wala sa inyong tumutupad ng kautusan. Bakit ninyo pinagsisikapang ako'y patayin? Dito sa puntong ito, bagaman maraming mga debotong Hudyo na naroon nung panahon na ito, hindi pa nila masyadong alam ang mga pinunong mga Hudyo ay itinuturing nila na si Jesus ay mortal nilang kalaban. At ang totoo nga niyan, dahil hindi malinaw sa kanila, nagtanong pa sila sa verse 20. Sumagot ang mga tao, inaalihan ka ng demonyo, sabi nila kay Jesus. Sino ba ang gustong pumatay sa iyo? So wala silang masyado pang idea na dumudugo yung mata nila sa galit sa Panginoong Jesus. Sa kabilang banda naman, maraming mga ordinaryong tao na naroon na namamangha na sa pagsasalita ng Panginoong Hesukristo sa publiko. So ganito ang sinasabi ng mga ordinaryong tao naroon. Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Anong ibig sabihin nila? Dito po sa talatang ito, ipinapakita na nagtataka ang mga tao. Bakit sila nagtataka? Kasi wala naman silang nakikitang hakbanging ginagawa ang mga otoridad ng mga Hudyo na dakpin ang Panginoong Hesukristo. So ang inaasahan ng maraming tao roon ay ganito. Una, inaasahan nila na kung talagang si Hesukristo ay nanlilin lang ng mga tao tungkol sa kanyang sinasabi, inaasahan ng mga deboto na ito na ang pinuno ng mga Hudyo ang huhuli sa Panginoong Hesukristo para litisin si Kristo at patawan na ng parusa. At kung si Kristo naman ang totoong Mesyas, binabantayan nila. Kung si Kristo naman yung totoong Mesyas nga,
inaasahan nila na yung mga debotong naroon, nakikilalanin siya ng mga Hudyo. So medyo nalilito. Subalit ano ang napansin ng mga debotong Hudyo na naroon? So verse 26, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. So sa halip na hulihin nila si Kristo, ang mga pinuno na ito, wala silang aksyon na ginagawa. Why? Dahil takot sila sa mga tao. Ngayon, dahil sa naging tugon na ito ng mga pinuno ng mga Hudyo, ang maraming mga taong naroon ay nagkaroon ng pagdududa doon sa mga pinunong Hudyo. Ang maraming mga taong nagkaroon sa silang pagdududa at ganyan ang sinasabi nila sa verse 26. Baka naman nakikilala ng mga pinuno na siya nga yung Mesyas. Hindi lang sila kumikibo. So tingin ng mga debotong ito, itong mga pinuno na ito, ay alam nila na si Jesus nga ang Mesyas. Pero, hindi nila matanggap na si Jesus ang tunay na Mesyas. Yan. So alam lang nila, pero hindi nila matanggap na ito ang Mesyas. Sa puntong ito, lalong lumilitaw na ang mga taong naruroon ay nagugulumihanan ang kanilang isipan. At may pag-aalinlangan rin sa kanilang mga isipan kung sino ba talaga ang Panginoong Hesukristo at ano ang dapat gawin sa kanya. At hindi lamang nagugulumihanan at nag-aalinlangan ang mga taong naroon tungkol kay Kristo, kundi maging sa mga pinuno ng mga Hudyo na naroon ay nagdududa na rin sila. Sapagkat nakita nila na ang mga pinunong ito walang ginagawang kaukulang aksyon para dakpin ang Panginoong Hesukristo kung talagang siya ay huwad. Ano sa atin ito? Ang kawalan ng matibay na paniniwala tungkol sa kung sino si Hesukristo, ang importansya ng kanyang pinagmulan, bakit siya naparito, sino ang nagsugo sa kanya, anong dulot niyang pag-asa sa katulad mo at katulad kong makasalanan, ang kawalan ng konkretong kaunawaan tungkol dito ay magdudulot ito ng kalituhan sa mga tao. At sa dulo ay magiging dahilan ito ng hindi nila pagsampalataya kay Kristo. Hindi sa ayaw minsan sumampalataya ng mga tao kay Kristo, kundi hindi sila nakarinig ng tamang katuruan tungkol kay Kristo. So matindi ang challenge ngayon sa atin dito sa Grace. Gusto ni Satanas ngayon, kaya kung mapapansin ninyo, maraming simbahan ngayon na, sorry to say, ginagamit ni Satanas para linlangin ang mga tao tungkol sa pagkakilala kay Kristo. Maraming mga churches ngayon, yung major doctrine yun yung minor doctrine yun yung mini-major. Yung minor, yun yung mini-major. Yung major yun yung mina-minor. So yan yung gusto ni Satanas, na ang mga tao hindi makarinig ng tamang katuruan. At ang ginagamit niya ay yung mga nakakalungkot, minsan mga pastor, mga Bible teacher na hindi ginagawa ng tama ang kanilang calling.
na sa halip na ipakilala ang totoong Kristo, ibang Kristo ang ipinapakilala. At marami namang naniniwala kasi nilagay lang dun sa labas ng simbahan, billboard, Christ-centered. Ah, okay. Christ-centered, eh, nakalagay sa billboard, eh, Christ-centered. Okay yan. Pero pag pinasok mo at pinakinggan mo na yung turo, yung Kristong ipinapangaral, yung Kristong nakatira sa Davao at hindi galing sa langit, yung Kristong ipinapangaral, yung Kristong magsasalba sa utang sa 5-6, yung Kristong magpapala ng maraming downline sa networking, yung Kristong magpapagaling sa kanyang namamagang arthritis, yung Kristong nauuto nila at napapasunod sa gusto nila. Mga kapatid, hindi po yan ang Kristo na isinugo para sa atin. Ang Kristo na isinugo para sa atin ay yung Kristong magliligtas sa atin sa pagiging makakasalanan natin. Pakitanong nga yung katabi mo, yan din ba ang Kristo mo? So una sa lahat, tayong mga Kristiyanong naninindigang ligtas at tinatawag sa paglilingkod lalo na sa larangan ng pangunguna ng pagtuturo ng salita ng Diyos upang ipakilala si Jesucristo sa mga tao, mga kapatid, tayong mga Bible teacher, tayong naatasang magturo ng salita ng Diyos, tiyakin natin na tayo mismo ay may malinaw at konkretong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Na kung saan, yung pagkakilala na yun ay nakabase sa batayang inilagay ng Diyos sa ating harapan. Ito ang ating Biblia. Napilit naman, pinalalabnaw, binabaluktot at inililihis ng marami ngayon. Ang iba nga nagsasabi, di mo na kailangan mag-aral ng Bible, ang kailangan mo na lang mag-pray. Magiging effective kaya yung prayer natin kung hindi naman tayo nakaugnay sa salita ng Diyos? Sapagkat kung hindi tama ang ating pagkakilala kay Jesucristo, magdadala tayo ng maling katuruan na lilikha ng malaking kalituhan sa isipan ng mga tao at maaaring sa susunod magiging dahilan ito ng hindi nila pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo kasi naunahan ng magpakilala ng maling Kristo. Kaya sa susunod, pag pinakilala mo yung totoong Kristo, dala na kasi tingin niya sa Diyos na sinungaling. Sapagkat nagtatanim tayo ng malalim na dahilan na magduda sila sa kanilang paniniwala. Sa kabilang banda naman, maaari na lamang tayong manahimik at magsawalang kibo habang pinagdududahan tayo ng iba dahil wala tayong ginagawang hakbangin para ipakilala kung sino bang talaga ang Panginoong Jesucristo dahil natatakot tayo na baka matuklasan ng mga tao na maging tayo na nagsasabing ligtas na Kristiyano ay hindi rin pala kilala si Kristo. Nawa tumulad tayo kay Apostol Pablo na hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay ay patuloy niyang ninanais pa na lumalim pa ang kanyang pagkakilala kay Kristo. Hindi lamang sa kaunawaan, kundi sa pakikibahagi sa pamumuhay nito. Philippians chapter 4, verses 10 to 11. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga paghihirap, at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Ano po ang prinsipyo dito?
Ang mga Kristiyanong totoong nakakilala sa Panginoong Hesukristo ay magdadala ng katotohanan sa mga tao at hindi pagdududa at pagkalito. Ang mga Kristiyanong totoong nakakilala sa Panginoong Hesukristo ay magdadala ng katotohanan sa mga tao, hindi pagdududa at pagkalito. Ano sa palagay mo ang dapat mong ipanalangin sa Diyos at dapat mong maging hakbangin upang lumago ka at lumalim pa sa tamang pagkakilala kay Hesukristo? Upang maging aktibo at epektibo kang kasangkapan ng Diyos upang mapakilala ang tunay na Kristo sa iba. Ano sa palagay mo ang dapat mong ipanalangin sa Diyos at dapat mong maging hakbangin upang lumago ka at lumalim pa sa tamang pagkakilala kay Hesukristo upang maging aktibo at epektibo kang kasangkapan ng Diyos upang maipakilala ang tunay na Kristo sa iba? Pupunta po tayo sa pangalawang punto. Ito yung sinasabi ko. Naiibang kasulatan ang pinagbatayan. Verse 27. Walang makaaalam kung saan magmula ang Mesiyas, pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Doon sa huling bahagi ng verse 26, ay nagkaroon ng katunungan sa isipan ng mga naroon. Tunay kayang nakakilala ng mga pinuno na ito ang Kristo? Ang katanungan nilang yan ay sinagot din naman nila mismo na mukhang malayong mangyari na alam nila. Yan. Tanong nila, duda nila. Okay. Alam ba talaga nila? Mukhang hindi, malabo. Okay? Ito ang ibig sabihin nila sa sinasabi ngayon dyan sa verse 27. Walang nakakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas, pagparito niya. Kung atin pong titingnang mabuti, ang sinasabi nilang iyan, makikita mo na agad, kung faithful ka sa Word of God, sasabihin mo in conclusion, hindi yan ideya ng Diyos. Hindi yan katotohanan na mula sa Diyos. Sapagkat inihayag na ng Diyos ang pagmumula ng Mesiyas o Kristo. Hindi yan itinago ng Diyos sa mga tao. Sa halip, inihayag ng Diyos ito noon pa sa pamamagitan ng kanyang propeta. At sinasabi nga yan doon sa Micah chapter 5 verse 2. Ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit, upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmumulan ay mula ng una. So itong Micah na ito ay hula o propesiya tungkol sa magaganap pa lamang. Ngayon, anong sabi sa Matthew 2? 4-6, nasa New Testament tayo. Verse 4, nang matipon niyang lahat ang punong pari at iskriba ng bayan, si Herodes po yan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea. Sapagkat ganito ang isinulat ng mga propeta, at ikaw Bethlehem, sa lupain ng Huda, sa anumang paraan, ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Hudyo, ng Huda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Sumalinaw na lumang tipan at ang bagong tipan ay nagsasabi ng katotohanan tungkol sa pagmumula ng tunay na Kristo. Ngayon, saan galing ang ideya ng mga Hudyo sa sinasabi nilang walang makakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas, pagparito niya? Saan nila kinuha yan? Yan ay kinuha nila
mula sa bahagi ng kasulatan ng mga Hudyo na tinatawag na apocalyptic literature. Okay, yan ay isinulat noong mga 300 BC. Ano ba mayroon dyan? So may dalawang passage dyan. Okay, unahin natin yung pinanggalingan niyan. First, basahin ko sa English. First Enoch chapter 48 verse 6. Ito yung sinasabi niya. For this purpose, he became the chosen one. He was concealed. Yan. Kaya wala nakakaalam. He was concealed in the presence of Yahweh, of host, prior to the creation of the world for eternity. May ibang translation ang Enoch, chapter 48, verse 6. Ito rin ang sabi niya. And for this reason, had been chosen and hidden before him. Hidden before him. Before the creation of the world evermore. Okay. Yan. Meron pang isa. Okay. Second Esdras chapter 13 verses 51 to 52. Okay. Doon naman kinuha nila yan. Kapatid, hindi natin Biblia yan, ha? This is a Jewish literature written in 300 BC. Diyan nila ibinabase yung sinasabi nilang walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas. Okay. Second Esdras chapter 13 verses 51 to 52. Verse 51, I said, O sovereign Lord, explain this to me. Why did I see the man coming up from the heart of the sea? He said to me, just as no one can explore or know what is in the depths of the sea, so no one on earth can see my son, yan, or those who are with him, except in the time of his day. Malinaw na mayroon silang sariling paniniwala. Ngunit sa banal na kasulatan, hindi sa banal na kasulatan na inihayag sa atin ng Diyos. Mula doon sa 66 books na mayroon tayo, kundi ang paniniwala nila sa sarili nilang gawang kasulatan. Hindi na nga lang sila gumawa ng sarili nilang kasulatan, binaluktot pa nila yung totoong kasulatan na inihayag ng Diyos sa mga tao na nagsasabing matapat na inihayag ng Diyos ang lugar na kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Kaya sa huling bahagi ng verse 27 ay ganito ang sinabi, ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Yan na naman ang sinasabi nila. Ang tinutukoy naman nilang, alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito, ay yung kanilang paniniwala mula sa putol na kwento ng kasaysayan na pagparito ng Mesiyas. Ito ay pinaniniwalaan nilang ang Kristong kaharap nila na nagsasalita sa kanila ay hindi maaaring iyon ang tunay na Kristo. Sapagkat para sa kanila, ang Kristong alam nila, okay? Yung Mesiyas na alam nila ay bigla na lamang darating para iligtas ang Israel. Ngunit ang di nila alam na mula na ito sa Bethlehem, mula sa Ama, mula sa Bethlehem na kung saan ay doon siya ipinanganak at sumandaling tumakas patungo sa Ehipto hanggang sa napunta sa Nazaret at doon na lumaki hanggang sa bumalik ito sa kanyang bayan upang ganapin ang kanyang pinakamataas na kaganapan ng kanyang misyon. At yun ang mamatay sa krus. Malinaw na ipinapakita nila sa sinasabi nilang ito na may nalalaman silang bahagi ng kasulatan.
meron silang nalalamang bahagi ng kasulatan na mali ang kanilang pagkaintindi. Misinterpretation. Ano yung misinterpret nila? Eto, Isaiah chapter 53, verse 8. Sa pamamagitan ng pang-aapi at paghatol ay inilayo siya. At tungkol sa kanyang salinlahi na itinuring na siya'y itiniwalag sa lupain ng mga buhay at sinaktan dahil sa pagsalansang ng aking bayan. Ang isa pang na-misinterpret, Malakay chapter 3 verse 1. Narito, sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. So ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito, dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Malinaw ang mabigat na dahilan ng kanilang kalituhan. Okay? Ang mabigat na dahilan ng kanilang kalituhan ay may mali silang kasulatang ginawa na kanilang pinagbatayan at may mali silang pagkaintindi tungkol sa banal na kasulatang inihayag ng Diyos para malaman nila ang katotohanan tungkol sa totoong pinagmulan ng tunay na Kristo. Yung sinasabi ko kanina, gumawa sila ng batayan, nalabas sa batayan ng Diyos, yung batayan ng Diyos, binaluktot pa nila. Yan ang nangyayari ngayon. Kung nangyari noon yan, nangyayari ngayon yan. Ano sa atin ito? Walang ibang kasulatan na ibinigay sa atin ng Diyos upang makilala natin ang kanyang bugtong na anak bilang konfirmasyon na tayo nga ay kumikilala rin sa Ama na nagsugo sa kanya. Ang ating Biblia na naglalaman ng 66 na mga aklat na kung saan ay kinasiya ng Espiritu Santo ang kaisa-isang isinulat na salita. Ang Biblia na hawak natin at pinag-aaralan natin ay espesyal na kapahayagan sa atin ng Diyos. Iyan ang kaisa-isang batayan ng ating pananampalataya at pamumuhay. Perfect ang basis na yan. Ang aklat na yan ay perpekto sapagkat ang pangunahing may akda, the principal author is the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ay Diyos. Ang Diyos ay hindi nagkakamali at ang Diyos na ito ay hindi nagkakamali ay siyang nagbibigay sa atin ng kaisa-isang batayan na ito upang makilala ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, huwag tayong sumalig sa kung ano-anong mga aklat na nagdadala sa atin ang mga katuruang tila nakakakiliti ng ating mga tainga. Wala nang ibang aklat na kinasuhan ng Diyos na magtuturo sa atin ng katotohanan mula sa Diyos. Magpapabulaan ng mga maling aral na naririnig natin. Magtutuwid ng likong gawain natin at magsasanay sa atin tungo sa matuwid na pamumuhay liban sa Bibliyang hawak mo. Saliksikin natin yan sa tulong ng banal na Espiritu. Huwag nating pababawin, huwag nating babaluktutin, at huwag nating ililihis sapagkat ang maling interpretasyon ay magbibigay ng maling prinsipyo. At ang maling prinsipyo ay magdadala sa tao sa maling pamumuhay. At alam natin na ang kauuwian ng lahat ng ito ay kapahamakan, hindi lamang ng sarili natin, kundi kapahamakan din ng mga taong nakapaligid sa atin. So ano po ang ating prinsipyo?
Ang Kristiyanong totoong may kaugnayan kay Hesukristo ay nakasalig ang pagkakilala kay Kristo sa tamang batayan, sa tamang katuruan. And that is your Bible. Ang Kristiyanong totoong may kaugnayan kay Hesukristo ay nakasalig ang pagkakilala kay Kristo sa tamang batayan, sa tamang katuruan. Ano sa tingin mo ang dapat mong ginagawang paghahanda araw-araw? Need to prepare. Upang hindi ka matukso na pumanig sa mandarayang mga aral at ibang batayan ng paniniwala at pamumuhay sa mundong ito. Sobrang nag-i-struggle ako doon sa church na pinagpapasturan ko. Kasi yung church na pinagpapasturan ko, nasanay sila doon sa inspiration. Ngayon, magbibitaw ka ng diretso, it hurts, you know. Kaya sabi ko kanina kay Doc, napipilter na. So sinasabayan na yun ngayon namin ng evangelism kasi habang napipilter, tumatayo yung ayaw sa katotohanan. Umaalis, di bumabalik. Humahanap sila ng church nila na mag-i-inspire sa kanila. Punta po tayo sa pangatlong punto. Ang katotohanan sa pakunwaring pagkakilala. Sumigaw si Jesus habang nagtuturo sa templo. Ako'y inyong nakikilala at nalalaman din ninyo kung taga saan ako. Hindi ako pumarito sa aking sariling otoridad. Subalit ang nagsugo sa akin ay siyang totoo na hindi ninyo nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Ngayon, sabi po ng Diyos sa kanyang salita tungkol sa totoong manggagawa na lingkod ng Diyos, according to Paul, 2 Timothy 2:19. Ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Alam na natin yung identity natin. Kilala ng Diyos ang tunay na Kristiyano na naglilingkod sa kanya. At ang mga nagpapanggap ay ilalantad niya ang kanilang mga lihim na pagpapanggap. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na alam ang lahat. Kung paanong ang Ama ay may ganyang kalikasan, ang kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo ay nagtataglay din ng ganyang kalikasan. At yan nga'y sinasabi doon, John 2:24-25, nuulit-ulit natin to. Subalit hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng tao. At hindi niya kailangan ng sinuman upang magpatutuo tungkol sa tao sapagkat alam niya ang isinasaloob ng tao. At dahil alam ni Kristo ang lahat ng niluloob ng tao sa konteksto ng talatang 25, dito sa verse 28, inilantad niya yung lihim ng mga taong naroon. Ano ang sabi sa verse 28? Sumigaw si Jesus habang nagtuturo sa templo. Ako'y inyong nakikilala at nalalaman din ninyo kung taga saan ako. Nang gamitin sa talatang ito ang mga katagang sumigaw, si Jesus habang nagtuturo sa templo, ipinapakita dito ang intensyon ng Panginoong Jesus. Ano po yung intensyon na yun? Ang intensyon niya ay nais niyang ipaunawa sa buong publiko ang napaka-importanting sasabihin ng Panginoong Hesukristo na dapat marinig at mabigyang pansin ng publiko. At ang nilalaman ng kanyang sigaw ay ano? Ako'y inyong nakikilala at nalalaman din ninyo kung taga saan ako. Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo, nang sabihin niya ito, hindi niya kinukumpirma na tama nga at totoo ang inyong pagkakilala sa akin batay sa inyong sinasabi.
Ang totoo talagang tinutungo ng sinasabi ng Panginoong Hesukristo dito ay palitawin yung kanilang sikreto. Ano yung sikreto? Na hindi talaga nila kilala si Hesukristo at hindi rin talaga nila alam ang pinagmulan ng Panginoon, sa halip ay pakunwari lamang ang ipinapakita nilang pagkakilala tungkol kay Hesukristo at sa kanyang pinanggalingan. Sapagat nauna na siyang nagpahatid ng mensahe sa mga ito doon sa John 7:24. Mali judgment nyo. Sabi niya, huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol. At alam natin na sa dulo ay talagang inilantad niya ang pakunwaring pagkakilala na ito ng mga Hudyo na ito. Anong sabi sa John 8:19? Kaya't sinabi nila sa kanya, nasaan ang inyong ama? Oo. Sumagot si Jesus, hindi nga ninyo ako kilala. O ang aking ama, kung ako'y inyong kilala, kilala rin sana ninyo ang aking ama. So pakunwari, ang pagkakilala ng mga taong ito sa Panginoong Hesukristo at maging ang pagkaunawa nila sa pinagmulan ng Panginoong Hesukristo, sapagkat ang kanilang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay mula sa ideya ng sanlibutan lamang at hindi sa katotohanan mula sa Diyos. So nauna nang sinabi ng Panginoong Jesus ang tungkol sa katotohanan na yan. John 6:42. Kanilang sinasabi, hindi ba ito'y si Jesus, ang anak ni Jose? Nakilala natin ang kanyang ama at ina? Paano niya nasasabi, ako'y bumabang galing sa langit? Ngayon, lalo ngang magpapanting ang tenga ng mga Hudyo na ito para maging masidhi yung pagnanais na dakpin ng Panginoong Jesus dahil sa karugtong na sinabi ng Panginoon. Anong sabi niya sa verse 28? Hindi ako pumarito sa sarili kong otoridad, subalit ang nagsugo sa akin ay siyang totoo. Hindi ninyo nakikilala. Malinaw ang punto ng Panginoong Hesukristo dito. Ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama ang talaga, true, totoo, the alitenos, it means real. Yung kanyang ama talaga, yung nagsugo sa kanya, kahit ano pa ang sabihin ng iba kung saan siya nagmula. Ngayon, ang ikinagagalit nila ng husto dito ay ang idinugtong ng Panginoong Jesus sa verse 28 na hindi ninyo nakikilala. Kahit nagmamalaki silang kilala nila ang Diyos, diretsahan na sinasabi ni Jesus, hindi talaga nila kilala ang Diyos. Sa kadahilan ng iba ang kanilang pinaniniwalaang kasulatan. Ganito ang sabi sa John 5:46, sapagkat kung kayo'y sumasampalataya kay Moises, ay sumasampalataya kayo sa akin. Why? Sapagkat siya'y sumulat tungkol sa akin. Ngayon, kung ang mga kinakausap ng Panginoong Hesukristo ay naniniwala at kinikilala nila ang isinulat ni Moises at si Moises ay may sinasabi tungkol sa Panginoong Hesukristo na siyang sumulat tungkol kay Kristo at ngayon ay hindi nila matanggap itong Kristo na nasa kanilang harapan, lumalabas na wala silang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Hindi nila kilala si Kristo sa pagkakataong ito. Nangangahulugan na hindi rin nila nakikilala ang Ama na nagsugo kay Kristo. Ngayon, patindi ng patindi ang galit ng mga Hudyong ito, sapagkat pagdating sa verse 29, bumitaw na naman. Nang pinakaayaw na ayaw marinig ng mga Hudyo, bumitaw na naman ang salita ang Panginoong Jesus. Pinakaayaw na ayaw ng mga Hudyo. Sabi sa verse 29,
Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Bakit? Bakit galit na galit ang mga Hudyo diyan nang marinig nila yan? Nang sabihin ni Jesus sa kanyang turo na sapagkat ako'y mula sa kanya, ang ibig sabihin yan, ipinapakilala niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Malayong malayo yan sa pinaniniwalaan ng mga Hudyo na siya ay anak ni Joseng Carpintero. Sapagkat ang sabihing sapagkat ako'y mula sa kanya, ibig sabihin, si Kristo ay hindi ordinaryong isinilang dito sa mundo tulad ng pangkaraniwang tao dito sa mundo. Sa halip, ipinapakita ng sinasabi na ito ng Panginoong Jesucristo na siya ay umiiral na bago pa siya isinilang dito sa mundo. Malinaw na si Jesucristo ay umiiral kasama ng Ama bago palikain ng mundo, ay isinugo ng Ama sa mundo, nagkatawang tao sa pamamagitan ng pagdaan sa prosesong kapanganakang pantao upang gampanan ang kanyang misyon sa mundo, ang mamatay sa krus para sa kaligtasan ng mga kasalanang sangkatauhan. So ano sa atin yan? Mga kapatid, hinding-hindi natin maitatago kailanman ang pagkukunwari pagdating sa pagkakilala natin kung sino ang Panginoong Jesucristo sa personal na buhay natin. Mga kapatid, kasalanan ang mabuhay sa pagkukunwari o pagpapanggap na kilala natin si Kristo, subalit hindi naman pala. Sapagkat sino mang magkukunwaring kilala si Kristo ay nangangahulugan ng pakunwaring pagka-Kristiyano. Ulitin ko po, yung nagpapanggap na kilala niya si Kristo, ang kukonpirmahin nito ay nagpapanggap din ikaw na Kristiyano. Ang pakunwaring pagka-Kristiyano ay hindi nakasalig sa katotohanan ng Diyos. Ito ay pamumuhay sa kasinungalingan. At ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. At ang lahat ng nabubuhay sa kasinungalingan ay wala sa katotohanan ng Diyos. At ang wala sa katotohanan ng Diyos ay naglalakad na patungo sa kanyang kapahamakan. Hindi lamang sa buhay na ito sa lupa, kundi maging sa kapahamakang walang hanggan. Ngayon, kung ayaw nating mapahamak, magmakaawa sa habag ng Diyos, magmakaawa tayo sa Diyos na tugunin tayo ng kanyang kahabagan at kagandahang loob na tayo ay gustuhin ng ating mga buhay. Tulungan tayong matanggap natin yung katotohanan mula sa Diyos. Ano po ang prinsipyo dito? Ang tunay na Kristiyano ay hindi makapagtatago tungkol sa kalagayan ng kanyang pagkakilala at pagkaunawa tungkol sa Diyos sa harapan ng Diyos na alam ang lahat ng iniisip at kalooban ng tao. Ang tunay na Kristiyano ay hindi makapagtatago tungkol sa kalagayan ng kanyang pagkakilala at pagkaunawa tungkol sa Diyos sa harapan ng Diyos na alam ang lahat ng iniisip at kalooban ng tao. Tunay ba na nakikilala mo na ang Panginoong Jesucristo batay sa katotohanan mula sa kanyang katuruan? Talaga ba? Kung hindi, magpapatuloy ka pa ba sa pagpapanggap na nakikilala mo siya o mayroon kang ibang naiisip na matuwid na hakbangin ngayon?
Uulitin ko po. Tunay ba na nakikilala mo na ang Panginoong Hesukristo batay sa katotohanan mula sa kanyang katuruan? Kung hindi, magpapatuloy ka pa ba sa pagpapanggap na nakikilala mo siya? O mayroong kang ibang naiisip na matuwid na hakbangin? Ngayon kung ikaw ay nanay, kabataang babae, malabo pa ang pagkakilala mo kay Kristo, eh lumapit lang po kayo kay Teacher Tessa. Ikaw naman ay tatay, ikaw ay lalaki, binata. Hindi pa malinaw ang pagkakilala kay Kristo. Huwag kang magpanggap. Lumapit kay Doc Rico. O di kaya, yan, kay Brother Boots. Hanapin mo si Pastor EJ o si Pastor Dennis. Maraming pastor dito. Yan. Ako, malayo eh. Tuwing Biyernes lang ako dito. Yan. Pupunta po tayo sa pinakahuli. Salamat naman, Pastor. Okay. Ang panahong hawak ng Ama. Kaya't sinikap nilang siya'y hulihin. Subalit walang taong sumunggab sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang oras. Gayun may marami sa mga tao ang sumasampalataya sa kanya at kanilang sinabi, pagdating ng Kristo, gagawa ba siya ng mas maraming tanda kaysa mga ginawa ng taong ito? Talagang litong-lito na sila. Ngayon, marahil, naramdaman ng mga Hudyo na ito na malalantad na. So malalantad na, mai-expose na. Yung kanilang pagkukunwari, hiyang-hiya na siguro sila. Napilitan silang magtangka ng sarili nilang hakbangin. Kaya ganito ang sabi sa verse 30. Kaya't sinikap nilang siya'y hulihin. Ang tanong, bakit nila naisip gawin ito? Naisip nilang hulihin o i-aresto, the piazzo. Apat na beses na magkasunod-sunod na binanggit yan. Mula dyan sa chapter 7, verse 32, verse 44, chapter 8, verse 20, then chapter 10, verse 39, ng book of John. Many times na ina-attempt nila. Dahil nais nilang patigilin. So nilang dakpin kasi gusto nilang patigilin ang Panginoong Hesukristo sa ginagawang pagtuturo nito. Subalit malinaw na hindi sila nagtagumpay sa gusto nilang gawin. Bakit? Ang sabi sa verse 30, karugtong yan, subalit walang taong sumunggab sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang oras. Ang tinutukoy dito na oras na hindi pa dumadating ay tungkol sa kamatayan sa krus ng Panginoong Hesukristo. Ito ay ang kanyang kamatayan. Dito sa talata na ito ay ipinapaunawa sa atin, kontrolado ng Diyos Ama na nagsugo sa Panginoong Hesukristo ang bawat panahon at pangyayari sa kanyang bugtong na anak. Maging ang pagdakip sa Panginoong Hesukristo ay kontrolado ng Diyos kahit pa maraming beses na ginusto at tinangka ng mga Hudyo na ito na dakpin ng Panginoong Hesus para paagahin yung kanyang kamatayan. Ngayon, sa halip na itulot ng Diyos na dakpin si Hesukristo, iba nangyari. Sabi sa verse 31, gayon may marami sa mga tao ang sumampalataya sa kanya at pagdating ng Kristo, gagawa ba siya ng mas maraming tanda kaysa sa mga ginawa ng taong ito? Dito po sa verse 21 ay malinaw na sinasabi na may mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo dahil sa tanda na ginawa ng Panginoong Hesukristo na nakita nila
John chapter 2 verses 11 and 23 and then John chapter 4 verse 48, minimension yan. Ngunit ang pananampalatayang ito ay hindi katulad ng pananampalatayang nauunawaan nating tunay. Ito ay pananampalatayang walang matibay na batayan. Na bagaman naniwala sila na si Kristo ang Mesiyas o tagapagligtas, subalit hindi bilang tagapagligtas ng makakasalanan na mula sa Ama, kundi naniniwala sila na si Kristo ang Kristong makapangyarihang magpapalaya sa mga tao sa problema nila sa politika at ekonomiya. Political savior, economic savior. Tama! Naniwala sila, sumampalataya sila. Pero hindi yun yung totoong Kristo na gusto nila. Gayunpaman, may mga ilan naman talagang tunay na sumampalataya na sa Jesucristo nga ang Mesiyas na isinugo ng Ama, na nagkatawang tao na namuhay dito sa mundo upang tupdin ang kalooban ng kanyang Ama na nagsugo sa kanya. Subalit, kakaunti lamang yan. Kakaunti lamang sila. Magtatapos na ako dito. Ano ba sa atin ito? Habang pahigpit ng pahigpit ang paghawak natin sa katotohanan mula sa katuruan ng Panginoong Hesukristo sa buhay na ito, patindi ng patindi rin ang pagsisikap ni Satanas na pigilan tayo at pahintuin sa pagsasaliksik at pamumuhay sa katotohanan ni Kristo tungkol kay Hesukristo. Huwag tayong matakot sa pamumuhay sa katotohanan. Hawak ng Diyos ang ating buhay. Siya ang mag-iingat sa mga anak niya na nangahawakan sa kanyang katotohanan. Hindi niya tayo pababayaan habang nabubuhay tayo sa panahong itinakda niya para sa atin. Ang pagtuunan natin ng pansin, ang katotohanan mula kay Kristo na natutunan natin at ipinapamuhay natin, iyan ang pagtuunan natin ng pansin. Kapag nanatili tayo sa katotohanan ni Kristo, mga kapatid, ito ang siyang maghihiwalay sa atin. Okay? Yung pananatili natin sa truth. Ito ang maghihiwalay sa atin sa mga nagpapanggap na nagsasabing sila rin ay nasa katotohanan ni Hesukristo. Sa panahon ngayon, tila hindi mo halos makita yung kaibahan ng mga tunay na Kristiyano at nagpapanggap na Kristiyano sa simbahan. Subalit, mayroong isang paraan. Malalaman mo ang tunay na Kristiyano sa simbahan doon sa mga taong nagugutom sa katotohanan. Pakitanong nga yung katabi mo, may gutom ka ba sa katotohanan? Kaya pag gutom ka sa katotohanan, pagdating ng second week ng Friday at ikaw ay kababaihan, pupunta ka dun sa dako pa roon. Women of Grace. Pag gutom ka sa katotohanan, okay? Pagdating ng Webes, pupunta ka dun sa dako pa roon. Attend ka ng PDF. Hahanap ka eh. Gutom mo yun eh. Malalaman mo ang mga tunay na Kristiyano sa loob ng simbahan kapag hindi lang tanggap ng tanggap, nagsasaliksik ng katotohanan. Pakitanong ngayon katabi mo, nagsasaliksik ka rin ba ng katotohanan? Eh, pastor, kung ano yung sabihin nila, yun na ako. Ay, delikado. Malalaman mo ang tunay na Kristiyano sa loob ng simbahan kapag naninindigan siya sa katotohanan. At namumuhay na bumabalik sa banal na kasulatan na kaisa-isang batayan ng katotohanan. So ano po prinsipyo? Ang mga tunay na Kristiyano
ay masigasig sa pagsasaliksik at pamumuhay sa katotohanan mula sa banal na kasulatan. Ang mga tunay na Kristiyano ay masigasig sa pagsasaliksik at pamumuhay sa katotohanan mula sa banal na kasulatan. Kapatid, yung tunay na Kristiyano hindi naghahabol sa mga inspirational message. Ang hinahanap ng tunay na Kristiyano is the truth. Katotohanan, kapatid. Katotohanan, kapatid. Ano ang iyong panalangin at gagawing hakbangin upang maging masigasig ka sa pagsasaliksik at pamumuhay sa katotohanan mula sa banal na kasulatan sa araw-araw? Ano ang iyong panalangin at gagawing hakbangin upang maging masigasig ka sa pagsasaliksik at pamumuhay sa katotohanan mula sa banal na kasulatan? Tayo po ay pumikit sumandali, tayo po ay umuko at manalangin. Panginoon, maawa po kayo sa amin. Namumuhay kami sa isang mundo na naglipa na ang mga fake news. Namumuhay kami sa isang mundo na kung saan, Panginoon, di namin mawari kung sino yung tunay, sino yung hindi. Kawaan mo kami, bigyan niyo kami ng gutom lagi pagdating sa inyong mga salita. Bigyan niyo kami ng gutom na laging naghahanap kami ng kaeksaktuhan ng inyong mga salita. Sapagkat ito lamang ang maghihiwalay sa amin sa mga huwad. Buhayin mo yung aming desire, Panginoon, tungkol diyan. Tulungan nawa kami ng Espiritu Santo. Makaunawa kami ng mga katotohanan mula sa inyo. Bigyan niyo kami ng galak na dumalo sa mga gawaing pag-aaral ng Biblia. At kahit masakit ay tulungan mo kaming matiis namin ang lahat ng iyon, sapagkat walang taong mapapahamak na tumanggap ng katotohanan mula sa inyo. Kaya Panginoon, maraming salamat. Tulungan mo kami sa isang iglesia na ito na kami, Panginoon, ay magkaroon pa ng maraming mga kasamang manggagawa sapagkat pakunti ng pakunti at mabibilang sa daliri ang mga pastor at mga churches na nagpipreach ng pure at purong salita ng Diyos. Tulungan mo kami na kung saan karoon kami ng mga kasama pa na talagang maninindigan sa katotohanan, hindi matatakot na magpahayag ng inyong katotohanan, at iniisip na ang mga tao ay hindi dapat madala sa kalituhan. Panginoon, maraming salamat po, patnubayan niyo kami sa aming mga narinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nihiling ko po ang bawat isa na dumalo sa gawaing pag-aaral ng Biblia sa PDF 242, nasa aklat pa rin po ng Epeso ang tuon ng pag-aaral. At iyan po ay sa darating na Huwebes, Abril 19, ikapito ng gabi, 7 PM, sa Canvas Events, Westgate. Mga kababaihan, magpalalim po kayo. Okay? Dumalo po kayo sa Women of Grace. At ang pag-aaral po ay nakatuon pa rin sa aklat ng Galacia. Yan ay gagawin sa susunod na Biyernes, araw na buwan ng Abril, at yan ay nasa April 27, 7 PM po. Huwag niyo hong palalampasin. Doon po sa Jollibee Commerce Avenue. Okay, mga kalalakihan, may panawagan. Dumalo po tayo sa Men of the Word Bible Study sa susunod na Sabado. At iyan po ay Abril 28, 7:30 AM, umaga po yan, umaga, sa McDonald Commerce Avenue naman po. Doon po.
para po sa iba pa po nating mga gawain sa pagpapalalim sa salita ng Diyos, ay kumuha lamang po kayo nung herald doon sa likod sa ating mga ushers at doon ay nakatala yung ating mga gawain pa sa Grace Fellowship Church. So tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, pagkatapos nito ay grupo-grupo ay magsasama at ipagpapatuloy ang pagmumuni-muni ng inyong mga salita. Patnubayan nyo yung pong mangunguna sa grupo. Bigyan mo siya ng kakayahang mamuno at ganun din po yung mga tagapakinig niya ay patuloy na maging makabuluhan sa kanila yung kanilang fellowship sa grupo at paghimay pa, pagbubulay ng inyong mga salita na aming napakinggan. Bukas ay babalik na naman kami sa aming mga trabaho, sa pamilya. Maraming mga dapat gawin, may mga bagay na kailangan lakarin, puntahan, may mga suliranin na kailangan harapin. Panginoon, wala po kaming ibang sandalan, kundi ikaw, ihayag mo ang inyong karunungan sa inyong mga salita na aming binubulay araw at gabi, sapagkat doon nakasalalay ang aming katatagan, doon nakasalalay, Panginoon, ang karunungan na nagmumula po sa inyo. Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanpaman. Amen. Amen. Gandang hapon po.